Sa kasaysayan ng sibilisasyon sa Asya, isang bayan sa timog kanluran ng lalawigan ng Palawan ang kinilala at tinaguri ang home to 50,000 years of Philippine prehistory in Southeast Asia. Ang bayan kung saan matatagpuan ang tanyag na Tabon Cave Complex na nagsilbing tirahan ng mga sinaunang tao at kung saan nahukay ang mga bungo ng Tabon Man na nadiskubre ni Dr. Robert Fox. Dahilan upang mailathala sa iba't ibang limbrong pangkasaysayan sa buong mundo ang mga mahalagang natuklasan sa isinagawang exploration sa nasabing kuweba. Dahil sa kaugnayan nito sa sibilisasyon sa kontinente ng Asya. Mga kababayan, narito ang makasaysayang bayan ng Quezon. Tahanan lamang ng mga katutubong Palawan at Tagbanuan noong unang panahon. Ngayon ay nagmistulang melting pot dahil sa halo-halong pangkat etniko at dito ay kasalukuyang naninirahan mula sa iba't ibang bahagi ng lugar, hindi lamang sa lalawigan ng Palawan kundi sa buong Pilipinas, na piniling mamuhay sa bayang tahimik at payak. Mahaba mang panahon ang lumipas, ang biyaya ng karagatan ay nag-uumapaw pa rin sa aming bayan. Katunayan nito, dinarayo ng mga kalapit munisipyo ang Quezon upang umangkat ng isda dahil sa tunet-tuneladang galunggong na nahuhuli araw-araw sa Basnigan. Isang pamalakayang nagmistulang malaking industriya sa laki ng ambag nito sa pamumuhay ng mga tao. Bilang pasasalamat at bahagi ng kultura natin mga Pilipino, normal na makikita sa aming bayan ang barteran o palitan ng isda, ganun din ang saging at iba pang root crops sa pagitan ng mga magsasaka at mga isda. Gayon din, kinaugalian rin ng mga may-ari ng mga pamalakayan na mamigay ng libreng pangulam. Sabihin mo lamang, pangayong pansura at ika'y makakauwi ng pangulam na galunggong. Sa kalupaan man, masaganang ani ng saging, niyog at iba pang produktong pang-agrikultura ang nakakamtan. Gayon din sa karagatan, ang mga makukulay na coral reef na nagsisilbing kanlungan ng iba't ibang marine life ay patuloy na pinagpapala ng ating buong lumikha. Kilala rin ang bayan ng Quezon sa pamamagitan ng Marikit Island bilang sanctuary o tahanan ng fruit-eating bats na kung saan ang libo-libong mga mega bats kung tawagin dahil sa haba na kanilang pakpak na umabot sa 1.8 meters ay makikitang nakasabit ng patiwarik sa mga bakahawan kapag araw. At sa dapit hapon naman ay nakakamahang pagmasdan ng mga higanting paniging ito na nagliliparan o naglilipana upang manginain. Tinawag na Manunggul Festival ang pagdiriwang ng kabistahan ng anibersaryo ng pagkakatag ng bayan ng Quezon dahil sa pagkilalang iginawad sa pamusong Manunggul Jar na minsang nailathala sa 1,000 piso dahil sa kakaibang hugis at disenyo nito na nagsilbing secondary burial jar ng sinaunang tao. Dahilan upang ito ay ituring na national treasure ng Pilipinas. Karangalan hindi lamang ng ating bayan ng Quezon kundi ng buong lalawigan ng Palawan. At upang lalong pasiglahin ang sarautan sa dalan ng Baragatan Festival 2022, buong puso naming inihahandog ang mga kabataan mula sa bayan ng Quezon sa kanilang paghataw sa makasaysayang sayaw at tugtog. Palawenyo, mga kababayan, narito na ang tribong tunay na tatak Palawenyo, tatak Pilipino, Tribo Manunggul! Hey, oh hey, ah, 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 hey, oh hey, ah. Hiraya menawari, oh, oh, oh,
naging ating nanihin. Salamat sa bihi at masaganang ani. Sanggat mari halikaan. Ha! Ha! Tingo mandor! Ha! Ha! Tingo mandor! Thank you.